Good day to everyone. Welcome. On today's video, malalaman natin ano ba yung difference between loft type and studio type unit. But before that, of course, don't forget to subscribe to my channel. Okay guys, umpisa na natin. Loft type unit, ito yung mga bahay na attic style yung loob. Kung papansin ninyo, itong bahay na to, mababa yung harapan niya, yung bubong. Pero pagdating sa gitna, mataas siya. Yung side view niya, ayan, makikita mo yung unahan ng bubong, mababa. Then naka-slant siya, pataas. Pagdating sa gitna. Yung pagdating din sa gitna, sa likod ng bubong niya, pababa siya ng bahagya, pero mas mataas dun sa unahan. Yan. Yan yung perfect sample niya pag naka-side view. Mamaya, pag pinasok natin yung loob ng bahay, makikita mo kung saan nilagay yung bedroom. Ang loft type unit kasi guys, attic style siya eh. May malaki siyang espasyo na pwede mong gawing bedroom. Compare kasi sa studio type, box type siya. Maliit. Yan. So, pinasok natin yung bahay ng loft type. Pansinin nyo, yung bedroom niya, nandun sa pinaka-gitna. Yung unahan mo, walang bedroom. Kumbaga may second floor. Pero yung second floor niya, pinaka-bedroom mo na yun. Diba? Closer dun sa bubong. Yan. Yung bedroom mo, sa side niyan, nandyan na yung hagdan. Then sa baba ng bedroom mo, located naman yung toilet and bath. Though maliit yung floor area mo, pero pag ginawa mo kasing loft type, may privacy ka. Maluwag-luwag yung gagalawan mo sa baba. Kung i-compare kasi natin yan guys sa studio type, maliit yung studio type eh. Box type siya, wherein nandun na yung living area, yung dining, yung bedroom sa isang box style na bahay. So, kung titignan mo, mas maganda pa rin yung arrangement ng loft type. Bakit ka mo? Kasi, ang loft type unit, guys, may bedroom ka, may privacy ka. Unlike dun sa studio type, pwede mo man siya lagyan ng bedroom or ng partition, but still, masikip. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo, ano ba yung itsura ng studio type. So, ngayon, okay na tayo sa loft type. May one bedroom siya, may one toilet and bath. Depende pa rin yan sa laki ng floor area mo. Pwedeng gawin mo two bedroom yung loft mo or depende sa'yo, no? So, yan yung photo na nakikita mo. Studio type unit yan. Na kapag pinasok mo yung loob, yung sinasabi ko kanina, box style siya. Yes, pasukin natin. So, pagpasok mo yung main door, as is where is na yan guys. Diyan na makikita yung living area mo dito sa kabilang side, sa kaliwa. Yan. Dito sa kanang bahagi naman, yung bedroom mo. Then, sa unahan ng bahagya, nandiyan naman yung dining area wherein malapit dun sa sink. So, maliit yung pagitan kung papansinin mo. Then, sa kabilang side niyan, yung pintuan naman for toilet and bath. So, kitang-kita yung difference ng studio type at loft type. Ano yung much better na pipiliin mo? Though single person ka or nag-start ka sa bagong family. Kasi ang price niyan guys, kung same floor area, loft type, halos hindi naman nagkakalayo ang halaga niyan sa monthly amortization sa pag-ibig. Sa ngayon, may mga developer pa rin na talagang gumagawa ng loft type style na bahay. Pero mas marami pa rin guys, yung studio style unit. Kapag nag-tripping ka kasi, usually yun yung maipapakita sa yung mga style ng bahay. Pero kung may nag-o-offer pa rin sa inyo guys na loft
ang style ng bahay, better to choose that compare dun sa studio, lalo na kung same floor area din. Malaki yung difference niya sa style sa loob mismo ng bahay. So, na-tour ko naman kayo, mismo kayo makikita nyo yung difference ng loft sa studio style. Kasi usually ngayon, yung mga developer, ang halos kine-create nila or kino-construct nilang bahay, studio style. Bibihira na ngayon yung nagko-construct ng bahay na ang style is loft. Or in same floor area din naman yung binibigay nila or ino-offer nila. So guys, kung magpapaschedule kayo ng tripping sa mga seller na katulad ko, better sabihin nyo na agad sa kanila bago pa kayo mag-tripping kung ano yung unit na gusto nyo. Kung mas prepared nyo ba yung loft type or studio type, para at least hindi rin nasasayang yung effort nyo. Alam nyo na agad kung ano yung pupuntahan nyo, alam nyo agad kung ano yung isi-settle nyo or i-close yung deal. Kung meron pa kayo guys na question about real estate, kung may plano kayong bumili ng bahay, na may mga tanong pa kayo sa mind nyo na kailangan ng sagot, just leave a comment dun sa comment section para at least on my next upload, I will do my best para masagot lahat yan. So guys, thank you for watching. Hopefully nakatulong tong video na to. And please don't forget to subscribe, pa-like na rin po, and pa-share. Thank you. See you on my next video.